dressing a certain way and getting called out for the way we dress. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Isang military official ang nagbabala kay Liza Soberano laban sa patuloy niyang pagsuporta sa Gabriela Youth, kung saan naging guest speaker pa siya sa isa sa mga events ng grupo. Ayon kay Lieutenant General Antonio Parladi Jr., meron pang tsansa si Liza na tumalikod sa grupo. Maaaring sapitin rin niya ang sinapit ni Josephine Lapera na isang miyembro ng Gabriela Youth na namatay mula sa isang encounter laban sa mga otoridad 3 taon na ang nakalipas. Si Parladi ay commander ng Southern Luzon Command ng Philippine Army at kasalukuyang spokesperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Binabalaan rin ni Parladi si Miss Universe 2018 Katrina Gray habang ini-red tagging ang kapatid na babae ni Angel Oxay na si Ella Colmenares. Ayon sa General, si Colmenares ay gumawa kasama ng mga New People's Army sa Quezon. Si Katrina Gray naman ay naging vocal laban sa pamalaan dahil sa mga issue kasama ng Anti-Terrorism Act at pagsasara ng ABS-CBN Network. Sinabihan ni Parladi sina Liza at Katrina na nasa kanila ang pagpili. Huwag sumunod sa daan na tinatahak ni Kaela Colmenares sa underground. Sa isang online event ng Gabriela, in-encourage ni Liza Soberano ang mga kababaihan na maging vocal tungkol sa iba't ibang mga isyo. Ngunit ang kanyang speech ay sinalubong naman ng mga akusasyon na kasali siya sa mga NPA. Sinabihan ni Parladi ang publiko na huwag mag-red tag kundi i-educate si Soberano. Kilala si Parladi sa pag-akusa sa ilang mga politician na nagkipagsabuatan umano sa mga komunista at ilang mga grupo na nagplano na patalsikin si Pangulong Duterte sa isang plano na tinawag na Red October noong 2018. Samantalang sa ibang balita, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na itutulak niya na pataasin ang budget allocation para sa COVID-19 vaccine purchase at gayon din na i-develop ang mga homegrown talents ng Department of Science and Technology dahil sa kanilang kahalagahan sa response ng bansa laban sa pandemic. Ayon kay Lacson, kinukonsidera niya na mag-provide ng 10 billion pesos na mahigit para sa vaccine funds dahil ang unang 2.5 billion pesos ay hindi sapat sa malaking populasyon. Kung sakaling maging available ang vaccine sa April sa susunod na taon, ang 2.5 billion pesos ay hindi sapat, kaya naisipan ng senador na dagdagan pa ng 10 billion pesos. Ayon pa sa senador, nangako din siya na dagdagan ang budget ng DOST dahil sa kahalagahan na i-develop ang science and research sectors sa ating bansa. Sinabi ng senador na parang nagkulang ang pamahalaan sa pagsuporta sa ating mga homegrown talents. Sa halip na i-harness ang mga homegrown talents at punduhan sila, hindi ito ginagawa ng pamahalaan. Kailangan natin ng mga gamit para sa pandemic. Bili tayo ng bili at dahil mabibili, mas mahal, ayon pa sa senador. Sinabi pa ni Lacson na hindi nagkukulang ng mga scientist ang bansa. Nanawagan ang senador na suportahan ang mga Filipino scientists upang sa darating na panahon, ang Pilipinas ay maging isang exporting country ng mga new inventions. Ang aprobadong pondo ng DOST ay kinaltasan ng mahigit 76 milyon pesos sa ilalim ng National Expenditure Program. Mula sa 2.488 billion pesos ay naging 2.411 billion pesos na lamang. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, ang pagkalta sa budget ay nakaapekto sa mga operasyon ng Research and Development Programs, kasama ng Philippine Textile Research Institute, Philippine Nuclear Research Institute, at Metals Industry Research and Development Center. Sa iba pa rin balita, sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo na walang masama na ilagay sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ang mga tarpaulins na kinundin na mga atrocities ng mga komunistang NPA.
Naniwala si Anyo na mga tarpaulins ay expressions o kahayagan ng mga tao ay napuno na sa mga pang-aabuso at kalupitan na ginawa ng CPP, NPA, NDF. Ang mga nakasulat sa tarpaulins at banners ay nagdeklara sa NPA at ang kanilang mga allies bilang persona non grata sa iba't ibang bahagi ng National Capital Region. Ayon pa kay Anyo, ang mga tarpaulins ay nagdadala rin ng mensahe sa mga rebelde na hindi na sila welcome sa Metro Manila. Winelcome ni Anyo ang ganong pamamahayag na nagdala ng mensahe sa mga NPA na hindi na sila welcome sa NCR, kagaya ng ginawa ng mga tao sa probinsya sa buong bansa. Panahon na para ang mga rebelde ay bumalik sa pamalaan at umpisahan ang mapayapa at productive na buhay. Nirespeto naman ni Anyo ang desisyon ni Mayor Domagoso na tanggalin ang mga tarpaulin sa syudad, ngunit ini-encourage niya ang mga local chief executives na hayaan ang mga ganong tarpaulins na peaceful expression ng mga tao. Ayon pa kay Anyo, kung hindi ka kasapi ng NPA, wala kang dapat ikabahala sa mga ganitong gawain. Ang PNP at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay itinanggi na may kinalaman sila sa paglalagay ng nasabing mga tarpaulins. Iba't ibang mga probinsya, syudad at mga munisipalidad ay nagpasa ng mga resolusyon na nagdeklara sa NPA na persona non grata. Ayaw po nating may mangyaring masama sa atin. Ayaw na po natin magkaroon ng mga rebelyon, lalo't lalo na mga kuwan ng New People's Army. Hindi po natin papayagan na umusbong ulit ang insurgency. Yan po ang rason bakit yan po ay pinagtutulungan natin po, tayo po lahat.